welcome sa ating panibagong video. Sa ating video ngayon ay gagawa tayo ng YouTube banner. Kung mapapansin ninyo ay nakabukas na itong aking Photoshop kasi ito ang ating gagamitin, okay? Kung napapansin ninyo, narito na ako kasi kanina pinindot ko itong create new. At nung pinindot ko yung create new, nandito na ako ngayon sa new document. Kapag nandito na kayo ngayon sa new document, kung nakikita ninyo ito, ayan, makikita ninyo itong mga pagpipiliang ito. Maaring yung iba sa inyo ay wala pang ganito, okay? Dapat kapag gagawa kayo ng YouTube banner ay pansinin ninyo itong 2560 at 1440 kasi yun yung kailangan nating gamitin para makagawa tayo ng YouTube banner. Kapag naset nyo na ito ng 2560 at 1440, ay pwede na ninyo itong i-create. Pero ngayon, babaguhin ko itong white na to. Ayan, gagawin ko siyang ito banda. Okay, medyo light. Start natin. Ayan, okay na yan. Okay, then create. Ngayon, kung may nagtatanong kung ano yung size na pang desktop, ready ko yan. Ito yung mga size. TV size ay 2560 by 1440. Okay, sunod yung desktop maximum size ay 2560 by 423. Sunod, desktop minimum or yung mobile size ay 1546 by 423. Ngayon, ang gagawin muna natin ay yung desktop maximum size. Click natin to. Rectangle tool, click kayo dito. Ano yung nakasulat doon? 2560 by 423. Okay, ayan na. Ngayon, i-move nyo lang ito banda dito. Ayan, gitna nyo lang. Gitna, gitna, gitna. Ayan. Ngayon, paano ito babaguhin itong kulay na red? Punta tayo dito. So, red. Gawin ninyo kung anong kulay gusto ninyo. Gagawin ko siyang light. Nahalos pa kulay na itong ito. Dito tayo sa gradient. Tingnan natin yung orange. Tingnan natin. Ayan. Okay. Sige, ito yung pipiliin natin ngayon. Tingnan natin kung pwede natin baguhin ito. Gawin natin siyang white. Okay, okay. Yung white na ba? Ayan. White na. Ngayon, gagawin naman natin yung pang mobile size o yung pang desktop minimum size. Anong size yun? 1546 by 423. Okay, ayan. Ito yung mobile size. Lagay nyo lang sa gitna o kung saan nyo gusto. Basta makikita siya doon sa desktop size. Kasi itong malaking to, kasi itong dalawang to, itong malaking to, ay pang TV size yan. Ngayon, baguhin natin itong kulay ng mobile size. Gawin natin siyang black. Tignan natin yung black. Hindi siya maganda para sa akin. Baguhin pa natin. Pili lang kayo ng kulay na gusto ninyo. Halimbawa, ang gusto ko ay itong light na to. Ayan. Okay. Tingnan natin kung okay siya. Para sa akin, sige, okay na siya. Pero kung gusto niyo pang baguhin, pupunta lang kayo dito para mabagon siya. Click. Ayan. Mali, ito pala. Click nyo to, tapos click nyo ito. Ayan. Pwede nyo gawing gradient o yung pattern. Tingnan natin yung pattern. Yung dahon na yan. Trees. May grass. May water. Tingnan natin itong grass. Ayan yung grass. Water. At yung trees. Ngayon, punta tayo dito sa gradient. Pili ulit tayo cloud. Pangulat siya, halos white. Pastels. Ayan. Pero dito tayo ngayon sa oranges. Oranges. Ito yung katulad na ito. Ayan. Ano yan? Tingnan natin. Ayan. Ngayon, para mabago natin siya, yung mga bevel, punta kayo sa channels, then layers, at hanapin ninyo ito muna. Rectangle 1. Bevel. Kung napapansin ninyo, nagbago siya. Ayan, at ito. Contour, at ang kanyang texture. Ayan yung texture niya, pero ayoko siyang gamitin. Tingnan natin yung stroke, inner shadow, inner glow, satin, gradient overlay, pero ang gagamitin natin itong outer glow. Ayan, try natin siyang gamitin. Tapos, kapag okay na kayo dyan, ay okay. Sunod, baguhin natin yung pang mobile size ito. Rectangle 2. Bevel, tapos i-drop shadow natin siya. Ayan. Tapos okay natin. Para makapaglagay tayo ng text, ay pumunta lang kayo dito. Horizontal type tool. Click kayo dito at isulat nyo na kung ano yung gusto ninyo isulat. Halimbawa sa akin ay kuys. Lagay natin dito sa gitna. Ayan. Bandang taas natin. Para yung tutorials din may lagay natin. Tutorials.
Para mabago natin yung font, punta lang kayo dito at pumili kayo ng font na gusto ninyo. Halimbawa sa akin, itong freestyle script. Ayan, move natin at litan. Ngayon, kung gusto ninyong baguhin yung bevel ng inyong text, ay i-click nyo lang din siya. Kung kuys, sunod itong bevel. Tapos ito rin tutorials, baguhin din natin yung kanyang bevel. O kaya lagyan natin siya ng bevel and emboss. Okay, tapos lagyan natin ng subscribe na text. Okay, subscribe. Kung gusto nyong baguhin, gawin natin deadly finisher. At lakihan natin siya. At dapat nasa likod siya ng Kuys Tutorials. Paano mangyayari yun? Ibaba natin siya dito. At gawin natin kulay white. Gawin natin kulay white yan. Ngayon, medyo palabuin natin siya. Kaya mas makikita natin dapat yung Kuys Tutorials. Click nyo ito. Tapos sa blending options, ay makikita na ninyo itong opacity na 100%. Pero dapat hindi siya 100% para mangibabaw yung Kuys Tutorials. Ayan, pwede na yan. Ganyan lang. Subscribe. Ngayon, kung gusto nyo gawing lagyan ng bevel, click nyo rin ito. Pero mas maganda kung wala na siyang bevel. Kung okay na kayo dyan, ay pindutin ninyo itong okay at export na natin. Export as. Gawin natin JPG imbes na PNG. Tapos, pwede nyo na siyang i-export. Click nyo lang yung export. Ngayon ay pwede na kayong pumunta sa inyong channel at pumunta sa customized channel at pumunta kayo dito sa branding. Ngayon, kung nagustuhan ninyo ang ating video ngayon, ay pwede ninyong i-click ang subscribe button at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated kapag maglalabas tayo ng mga ganitong video. Hanggang sa muli, maraming salamat.